Hi guys, so ako to, wala mo nang ligo-ligo, hindi pa ako naliligo, pero hindi pa naman ako mabaho. Ayan, ikaw ba naman may pagawa, anong pabango, diba? So, pabango-pabango na lang, wala nang ligo-ligo. Anyway, tuturuan ko kayo today kung ano yung pwede ninyo, usually dun sa, lalo na dun sa mga umiinom ng carb control, no? Kung ano yung mga yung pwede nyong isama sa recipe nyo na madali lang naman siyang gawin, madali siyang lutuin. So, almost every day talaga, ito yung ulam namin mag-asawa. Kasi, lalo na kapag gusto namin talagang pumayat. Kasi, nagka-crash diet kami ngayon dahil, ang tawag dito, may family picture kami this Sunday. So, ito lang, kapag gusto namin mabilis pumayat, ito lang kinakain talaga namin. Plus, nagka-carb control lang kami. So, madali lang siya i-prepare and madali lang siyang lutuin. Ituturo ko sa inyo ngayon. So, ang kailangan mo lang is ito, liempo. Ayan, nakita nyo yung liempo. And then, garlic, pepper, at patisto. So, paano ko siya gawin? Ayan, so, lagay ko lang yung bawang. Ganun lang kadali. Then, buhos ko yung patis. Medyo marami akong magpatis kasi mabilisan lang siya eh. Ano na ngayon, mag-aalauna na. Yung ganyan. Pepper, marami rin. Ganyan lang. So, pagkahalo ko nito. excuse me. Ayan. Pagkahalo ko niyan, isasalang ko na kagad yan sa turbo broiler. Okay. So, ayan. Gagawin natin, isasalang na natin siya sa turbo broiler, no? Ayan. Ayan yung turbo broiler sa tabi ko. Ayan. Okay. So, makapansin nyo mukhang gamit na siya talaga. Lalo na yung takip niya, mamaya makikita nyo. So, isa-isa lang, isasalang ko lang yan. Ayan. Loob ng turbo and then tatakpan na natin siya. Pag tinakpan mo, set mo lang yung alarm for 10 minutes. Ayan. So, yun. Ganun na siya sa loob. Actually, may mas mataas pa siya kaso nga lang pinahugasan ko pa. So, mamaya siguro pag binaliktad ko, ilalagay ko yung mas mataas na ano niya. Ayan. So, antay lang natin na after 10 minutes, mag-a-alarm yan. Yun yung temperature niya. So, ayan, check na natin. Ayan. So, babalikta rin naman natin siya for another 10 minutes. Tinaas ko na siya kasi mas madaling maluto kapag ka mataas. Kasi mas malapit siya sa apoy. Ayan. So, babalikta rin mo lang. Then, set ulit natin yung timer sa 10 minutes. So, ayan, naka 10 minutes na siya. Wait lang natin. So, ayan, okay na siya. Pero if gusto nyo pa na mas crispy, pwede naman. Pwede naman. Pero kasi yung asawa ko, gusto niya, medyo juicy pa yung kakainin niya. Ako naman, gusto ko crispy talaga. So, iniiwan ko pa yung akin. Kumbaga, pinapadry ko pa siya ng konti. So, iiwan ko tong akin. Yung sa kanya, pwede na niya kainin. So, yun. That's all for now. I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo ngayon na bagong recipe. Actually, it's so simple lang naman. Marami na rin gumagawa niyan. So, yan. Kakain ng aking mister.